ilang buwan na lang bago ang pagtatapos ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pero tuloy pa rin ang administrasyon sa mga legasya nitong mapagyayaman hanggang sa mga susunod na henerasyon. Gaya na lang ng opisyal na pagbubukas ng big ticket infrastructure project sa Siargao. Ang detalye kay Claudette Loreto. Rise and shine, Claudette. The construction of additional roads and bridges is vital to our country's economic development by enhancing the mobility and accessibility of people, goods, and services. Opisyal na rin na binuksan sa publiko ang isa pa sa mga tinaguriang big ticket infrastructure project sa isla, ang Katangnana-Kabitoon ng bridges na ngayon certified tourist attraction na rin sa isla. Kabilang sa mga ito na yung tulay ang Libertad Bridge 1 and 2 na may taas ng 112.6 linear meters at ang 348.8 linear meters na Katangnana-Kabitoon ng bridge. Sa pamamagitan ng proyekto, inaasahang mas magiging mabilis ang pagbiyahe hindi lang ng mga residente, ngunit pati na ng mga turistang papasok at palabas sa iba't ibang tourism hub ng isla. Tungod sa ininatulay, mas nabuhi pa ang turismo sa Siargao. Salamat Senador Bongo o salamat President Roa Duterte. Magdudugtong ito sa Barangay Santa Cruz, Santa Fe, Libertad, Kabitoonan at Katangnan. Mas napadali sa nang sa Junragan para sa mga katawhan ang pagkado sa sentro para sa pangadlawadlaw na panginalanon ng mga katawhan. Salamat Senator Bongo. Salamat Karadyo President Duterte. Sa ngayon ipinangako ng pamahalaan na mananatili itong committed sa paggawa ng mga inisyatibo patungo sa mas maunlad na Pilipinas at ikabubuti ng mga Pilipino. With these infrastructure developments, we are confident that Siargao will cement its place as one of the premier tourist destinations in the Philippines.